Also karon guys, na akong asawa nagluto. Nara, asa to? Nara, nara, gluto. So, atong equipment atong gamiton is of course natay kawel. Oh. Number 2 na kawel, yung is na. So, of course natay taga kawel. Nylon to gani ha, o kawel ni. So, paabot ta guys kay atong i-video po ning unsaon paghikot. Stay tuned. Hello Saint Bernard. Atong ipakita karon og unsaon pagpanguha sa kitong pinagi sa empty bottle, sa Sprite og sa gamayng kawel. Ato ipakita demonstration kung unsaon pagbuhat sa kawel og unsaon pagbutang sa paon. So, stay tuned guys. O, gato na yung tanahon on dyan. So guys, itungan guys mo, may mali tayong tansin. Kita. Kailangan tayong buhulin natin. Kukuha muna tayo ng apat na kawil. So, isa, dalawa, tatlo, apat. So, gaganyan yung hitsura niyan. Idulin mo. So, ganyan, no? Position yan. Dapat hindi nagkakabuhol yung dalawa. So, ganyan. So, ganito ang itsura bago mo talian, oh. So, ipitin mo lang dyan. Tapos, kukuha ka ng mahaba-haba. Tapos, ibabaluktutin mo. Tapos, yung kabila, igaganyan mo dito. Ipitin mo. Tapos, hanapin mo yung kabilang dulo. So, pag nakita mo yung kabilang dulo, itatali na yun ng pa-ganyan. Ikot-ikot lang hanggang sa umabot sa dulo. So, kailangan papantayan. Tapos, higpitan mo lang. Oop, sabit sa kanan ko. Yan. Oop, may balahibo. Yan, so. Tapos, ito. Yan, mo lang sige-sige hanggang sa abot sa dulo. Tanin natin para magbukas yung ano. Tapos, yung hindi pantay dyan, ipupukpuk mo dyan sa sahig para magpapantay. So, pantay na, no? So, tutuloy natin. Pagtatali dyan, ganyan lang. Uniform. Neat and clean. Okay, ba, lilipat mo sa kanan o kaliliwa. Basta hindi lang gagalaw yung ano, kasi pag masyadong maluwag, pag nakakahuli ka, pag titlas ng isda, makakawala yun kasi iikot siya. So, nice and tight and uniform ang pagkagagawa niyan. So, mamaya na ilalak natin yan. Sige lang ng sige hanggang sa umabot sa dulo. So, although nakakangalay din itong trabaho ko, kailangan mo rin konting pasensya. Hindi abot ng 5 minutes to, tapos ka na pag eksperto ka. So, dati magawa ko nito, abot ako ng 30 minutes bago mo itong matapos yung isang tali. So, ngayon marunong na ako, although master of the universe na ako ngayon, saglit lang yan. So, no? Ganito lang ang pagkakagawa niyan. Tapos, ipapasok yan sa buhol. Oh, tapos, wakan mo. Tapos, hilahin mo yung kabila. Wala na yung buhol. So, konting pressure lang para higpit yan. So, pagkakahigpit niyan, ganyan na, ano? So, practice-practice lang, no? Pag may time, ganyan, no? Tapos, tsaka mo bubuka yung paganyan. Bubuka mo, oh, so, parang helicopter ay may patay na ako, koko. Tatanggalin ko muna. So, ito ngayon, no? Guys, no? So, gagawa niyan, kukuha ka na ng bilog para pasok mo dyan sa kabila. Tapos, harap na naman. Para, sisilbing higpit yan. Pag nakakahuli ka ng isda, makakawala. Kasi mahigpit na mahigpit yan. So, kunting pressure lang para mahigpit. So, dalawang side lang muna. Ano ka ng tatlong tali dyan. Sa kabila na naman. So, dalawa pa yon. Tatlo. So, nakatatlo ka na. Ito ka naman sa, dito na side. Dito man kanina, dito naman na side.
bali harap-harapan yan. So, bali pala napakasimple na yung mga bagay na yan. Kasi eksperto, kunting practice lang, no, para ma-perfect mo yung pagkakagawa. Para pag makita mo marami kayong rabbit fish, danggit, tsaka ketong, ito na yung gamit namin. So, para hindi expenses yung pagkakagawa niyan, anang pain, pwede gumamit ng tinapay kung may mga tira-tira. Pero kadalasan sa amin dito, kanin lang ginagamit namin. Pipigay lang namin ng bote para maging malagkit. So, pag pangangawil ka, kailangan mo rin ng tubig. Para naman hindi magka-dikit-dikit yung mga kanin sa kamay mo. So, sticky kasi yun pag pwede na pamain. So, lapit na tayo matapos, guys. So, kakainin ko na. So, naputo na natin, guys, no? Ito na yung finished product. So, papakita ko ngayon sa inyo kung paano ipapain to. Pause muna. Stop. So, guys, continue tayo, guys. So, ito na yung finished product natin na nagawa na kawil. So, bali, lalagyan natin ng pain. Meron tayong kanin na nilagay sa plastic. Kasi mga disposable plastic lang para madaling matapon o pag maubos na yung pain mo. At saka kailangan mo ng tubig. So, ang purpose dyan, yung kanin, didikit yan dito. Tapos, yung purpose ng tubig para hindi malagkit sa kamay mo. So, ito ngayon, guys, no? Ang unahin mo is sasawsaw mo yung kamay mo sa tubig. Tanggalin mo yung excess water. Tapos, yung kawil is finished product na to. Igaganyan mo kasi itong malagkit na to na So, bubutasan ko lang itong konting plastic. Tapos, ipapasok ko muna siya. Tapos, igain mo pa ganyan. So, ganyan na, guys, no? Ayan na yung natin, tumain. So, ganyan lang yung pagkakaano, guys. So, hindi masyadong na ko yung kanin. Napisa. So, kailangan mapisaan ng para hindi magiging ganito. Pero, okay pa rin to kasi habang tinatapon mo to, nabubuhaghag, hinahabon ng kitong o tsaka danggit. So, rabbit fish yan sila. So, ito na yun, guys, no? Itatapon mo lang. May pain na siya. So, pag itatapon mo to, kakainin to ng isda. So, hihilahin mo lang to para sumabit sila sa kawil. So, ganyan ang nangyayari, guys, no? Sample na lang, kakinakain na dito. Paghila mo nyan, ganyan na, oh. Nakikita nyo yung kawil, sasabit yan sa bibig nila. So, ganyan lang ang purpose, guys, no? Kaya, gumawa tayo ng ganito. Kasi pag malaki, natatakot yung isda. Dapat maliit lang nylon mo. Tapos, pag ganito, ganito na siya. Didikit talaga siya, oh. Hindi na mabubuhaghag yan pag nasa tubig. Ito na yung malinis. Ang pain natanggal na. So, papakita ko lang yung demo nyo kung paano siya maging effective sa mga rabbit fish. So, stay tuned, guys, no? Ada sa mga ibang video dyan. Meron pa tayo mga karugtong nito sa ibang klase na naman. So, this is Silver Daddy signing off. Go! So, guys, papakita natin yung huli. Linisin namin yung huli namin na kitong at saka danggit o rabbit fish. So, although matinik siya, guys, masakit yan pag matusok ka. So, para iwas tusok kayo, guys, hawakan na natin dito sa ibabaw banda. Tapos, i-slide na natin yung kutsilyo pag ganito. So, mabubuksan na yan. May buto dito sa ibabaw. Dapat putulin mo yan. So, ito na yun, guys, no? Nabuksan na natin. So, kung gamitin mo na yung hintuturo mo, tapos ipasok mo dito. Lalabas mo yung bituka niya at saka kinakain niya. So, tatapon natin. So, ito na. So, iyan natin ang tubig para mawala na yung tira-tira. So, ito, guys. So, pagtatanggal naman ng hasang, kukunin. Pindutin mo lang dito sa ibabaw para bubuka, papasok mo na yung kamay mo. So, wala nang tinikin, guys, kasi yung tinik nasa baba at sa kataas lang. So, putulin mo dito para mawala na yung makalibre na yung hasang niya. Kukunin mo na lang dito.
So, depende na sa iyo guys kung paano mo linisin. Basta ganito yung step by step na pagkaka. Kung gusto mo ibuka, bukahin mo. Kung hindi, pwede rin. Pero, mas maganda, bukahin mo ng paganyan. So, buka na no. So, i-ano natin sa tubig para makita at saka malinisan natin yung mga existing na mga lamang loob. So, nakikita nyo guys, no, malinis na. Ready to cook na yan. So, kung tinulang lulutuin mo guys, siyempre katiin mo yan dyan. So, sa in-case natin ngayon, gagawin natin prito. Ang gagawin na lang dyan is, lalagyan na lang natin ng guhit dyan para mag-absorb yung asin. So, ganito lang guys, no? Ito lang guys, no? So, kung ganito din ang proseso sa iba. So, kayo nang bahala kung paano nyo gawin yun. Basta, pinapikita ko sa iyo yung step by step sa unang, ano, ito. Kayo nang bahala. Basta, gayahin nyo lang ganun. Iwas lang kayo, guys, kasi makamandag tong tinik nila. So, ingat, konting ingat, guys. O, sige, see ya.